Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man po tayong sulok sa mundong ito. Naway okay po ang lahat guys sa mga panahong ito. Happy Valentine's Day po sa lahat guys. Araw po ngayon ng mga puso. At meron po tayong konting reaction. But bago po ang lahat, shoutout po muna sa ating ama ng kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab and Atid na Vlogs, at mga kasamahan ko pong charity vloggers at official Kalingap Reactors. Sa inyong lahat po guys, no, sa Team Rochelle, shoutout po sa inyong lahat guys. Gusto ko pong gawa ng reaction guys, ito nga pong bagong bahay ni Rochelle, no, at Nanay Maring, no, yung kanyang lula. Sa nakita po natin guys ay napakaganda. Mukhang yayamanin na bahay. So sa nilagay ko nga po sa thumbnail, bumubuhos pa rin ang biyaya kay Rochelle. So ito, bago po natin gawa ng opinion, panoorin muna natin sandali ito guys. So dito po guys, ano, sa front pa lang ng bahay, nakikita po natin na mas malaki po. Malaki po itong pinagawa po ng mga sponsors kay Rochelle at sa kanyang lula. At yan, makikita po natin guys, no, yung pagpasok pa lang po, no, yung kanyang living room ay napakaluwag po, no? Di hamak na mas malaki ang space dito nga sa pinagawa po, no, sa kanila. At nakikita mo naman yung mga furnitures ay mamahalin. So talagang ano, maganda itong bahay na ito na talagang binadjetan po talaga ng mga sponsors para kay Rochelle at sa kanyang lula. At dito guys, ano, nakita natin ang room ni Rochelle ay talagang ano, maganda. May space at yung kama ay mamahalin itong ganitong kama guys. Kung hindi pa ako nagkakamali, mga hindi ito bababa sa 15,000 pesos. So mga ganitong design, simple lang kung tingnan pero alam nyo naman po sa atin, lahat na po mahal na. Sa tingin ko lang, kung hindi po ako nagkakamali, hindi ito bababa sa 15,000 pesos itong ganitong kama. At ang CR guys, nakita naman po natin puro tiles at napakaganda din po sa loob. So maganda ika nga yung pagkagawa itong bahay na ito. Ito yung kwarto ng lula ni Rochelle, no, kay Nanay Maring. Maganda din po, may sarili din po siyang kama. So maganda ang pagka-design ng kwarto, napakalinis, napakaaliwalas tingnan at may sariling kama. At may closet pa ito. So nakita natin guys, malaki po ang area ng dining. So ito may anim na upuan siguro ito. So malaki po ang bahay. Maganda ang pagka-design ng bahay ni Rochelle at Nanay Maring. At ito din pong kusina guys, no, nakita po natin ang ganda po ng pagka-design ng tiles. At may dirty kitchen pa po sa labas. So maganda. Ika nga, kung may mga lulutuin kang ayaw mo po na yung amoy papasok sa loob ng bahay, pwede nyo pong lutuin sa labas o dito nga po sa dirty kitchen. So maganda po ang ginawa po nila. So dito guys, ano, kitang-kita po natin ang lawak po ng lugar, no? Kung nasa dining area ka po nakatayo, dito, no, kitang-kita mo
ang ganda po ng forma, at ang gaganda din po ng mga kortina na nilagay po nila. So magandang choice, ika nga, no? Siyempre, choice ng mga sponsors at saka choice din po ni Richelle. So bali ngayon guys, ang nangyari po, dalawa na po ang bahay ni Richelle. Sino ngayon ang titira doon sa isa? Siyempre, yung papa niya, si Kuya Rizan, at yung mga kapatid. Dahil dito po guys, nakikita po natin sa mga vlog nila, dalawang rooms lang po para kay Richelle at para kay Nanay Maring. So, ibig sabihin, yung kanyang mga kapatid at yung papa niya doon sa bahay na pinagawa po ni Kalinga Prab. Alam po natin guys, ano na yung pinagawa po ni Kalinga Prab, dahil nga po sa dami po ng binigay ng mga sponsors ng mga gamit, at siyempre ilan din pong magkapatid ito sila Richelle, at nandiyan pa yung papa niya, masikip po talaga sa kanila. At nakikita po yun ng mga sponsors. Kaya nahawa po sila dahil sa dami po talaga ng mga nirigalo sa kanila. Sabi nga ni Kuya Risa noon, parang ayaw na nga niyang tanggapin kasi nga wala na pong mapaglagyan. Kaya nga po naisipan po ng mga sponsors na ipagawa yung dati po nilang bahay. Kaya ito na po yung bahay na malaki din po ang pinagawa po ng mga sponsors. Hindi ko alam kung magkano ang binudget nila, pero sa tingin ko mahigit kalahating milyon po ito. Dahil may kagandahan din po talaga. Yeah, shout out at maraming salamat sa mga sponsors na patuloy po talagang nagmahal sa pamilya. At yung unang bahay, siyempre, nandyan naman po ang kanyang mga kapatid at yung kanyang papa. So dalawa na po ang bahay ni Richelle guys. Sabi ko nga po, iba talaga pagka tuloy-tuloy po na bumubuhos, ika nga, ang biyaya ni Lord. Maraming nagmamahal na mga sponsors, at ang balita ko nga po, ito nga pong darating na birthday nga po ni Richelle ay bunga din po. At malaki din po ang hinanda ng mga sponsors. So iba talaga pag marami ang nagmahal, marami ang nagsuporta, at tuloy-tuloy, ika nga, ang mga biyaya na dumarating. So yun lang po guys ang ating konting opinion dito nga po sa bagong bahay ni Richelle na napakaganda. Bahay Yayamanin. So congratulations kay Richelle at kay Dudong Ruel of Malalag at sa buong pamilya. At salamat sa mga sponsors na hanggang ngayon ay walang sawang nagsusuporta po sa kanila. So ika nga, deserve lang po talaga ng pamilya na ika nga mabigyan naman ng mga blessings, dahil alam naman po natin guys, grabe din po ang mga sacrifices din po na dinaanan po nila. At ang pinakamatindi nga doon, yun nga pong pagkamatay ng ina po nila Richelle. Ay napakasakit po na. At ngayon, ika nga, bumubuhos naman ang mga biyaya sa kanila. Although kung buhay sana yung ina nila, maranasan po sana niya yung mga biyaya na natatanggap po nila ngayon. Ganun po man, siyempre ganun lang po talaga ang plano ng buhay, plano ng Panginoon. Hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo. Ang mahalaga po sa ngayon ay buhay po tayo, at kung ano man yung mga natatanggap nating biyaya ay magpasalamat tayo sa Panginoon, at ibahagi naman natin sa ibang tao kung ano po yung makakaya po nating ibahagi. At alam naman po natin guys, si Richelle at Ruel of Malalag ay walang sawang sumusuporta din po yan at naglilingap sa mga mahihirap din po dyan po sa lugar nila. At kahit nga po si Kuya Rizan ay naglilingap na din po yan. Sumasama na din po yan kay Kuya Brooks, o di kaya sa mga ibang charity vloggers ay naglilingap na din po yan. At sabi nga po niya, hindi na po niya binavlog. Ang mahalaga, nakapagtulong po siya o nakapaghatid po siya ng ayuda sa makakaya po niya. So sa mga bago lang po guys sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe at pakilike din po ang video na ito. At huwag din po natin kalimutang suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Atid na Vlogs,
At ang Team Rochelle ay suportahan din po natin, guys. At sa mga walang sawang nakasubaybay at nanonood ng aking mga videos, walang sawang nagko-comments, nagla-likes, at nagsishare, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Mga silent viewers, maraming salamat din po sa inyong lahat, guys. Sa mga kasamahan ko po sa aming Team Solid Kalingap Negros, maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.